Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot na sa Senado at DepEd ang diskusyon sa kung dapat bang ibalik sa dati ang pasukan at bakasyon ng mga estudyante. Sa gitnayan ng init ng panahon na tinitiis ngayon ng mga pumapasok sa klase. Pati ilang guro ay umaaray, hirap daw mag-focus ang mga estudyante at dumarami ang mga absent. Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Kung tutuusin, swerte na ang klaseng ito sa isang pampublikong paaralan sa Manila. Pito ang electric fan sa loob, hindi siksikan dahil mahigit 20 lang ang estudyante at malalaki ang mga bintana. Sa lagay na yan, hirap pa rin ang mga estudyante sa sobrang init. Kapag nagle-lesson po kami, hindi na masyadong nagko-concentrate ang mga bata sa init. Kasi iba na yung pakiramdam nila. Kahit nga po kaming mga teacher, ay kung minsan hindi namin nararamdaman, tumatagaktak na yung pawis namin. Sa classroom naman na ito, ang ibang estudyante may dalang sariling portable electric fan. At bawat isa, meron siyempreng baong tubig, pamatid uhaw. Sa survey ng Alliance of Concerned Teachers, 87% ng mga teacher ang nagsabing hirap mag-focus ang mga bata sa klase dahil sa init. 37% naman ang nagsabing na-trigger ng summer heat ang kanilang pre-existing medical condition. 40% naman na punang mas madalas ang pag-absent ng mga estudyante. Sa klase ngayong araw ni Teacher Jocelle, 6 na batang absent, habang kada linggo aabot sa 4 na teacher ang mag-absent. Nakakaranas po ng ubot sipon kasi yung pawis na tumatagaktak sa atin, lalo na natutuyuan yung likod natin. Yun po ang nagiging problema. Ang grade 7 na si Lovger, habang nagkaklase, sumasama ang pakiramdam dahil sa init. Nahihilo po. Mayroon po mag-concentrate. Yung iba pong mga klase is maiingay pa po. Kaya sinasabihan ng mga teacher dito ang mga estudyante na laging uminom ng tubig. Maya't maya umiinom sila. Sabi po namin, kapag nakakaramdam yung medyo mainit na po yung pakiramdam, lagi pong ugaliin na uminom ng tubig. Noong 2020, sinimula ng Department of Education ang pagbubukas ng klase sa Agosto sa halip na Hunyo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, tumapat ang bakasyon ng mga estudyante sa buwan ng Hunyo at Hulyo sa halip na Abril at Mayo. Pero bago nito, matagal nang usapin ang pagbabago sa class opening. Kabilang sa argumento noon ay ang madalas na bagyo tuwing buwan ng Hunyo at Hulyo na dahilan ng madalas na suspensyon ng klase. Sa datos nga ng PAGASA, tuwing buwan ng Hulyo, pinakamaraming pumapasok na bagyo sa Pilipinas. Pero ngayong nagbalik na ang face-to-face classes sa panahong napakainit ng panahon, sabi ni Senator Win Gatchalian, dapat ibalik na ang dating school opening tuwing Hunyo. Ang mga bata dapat magpahinga, maglaro, magbakasyon. Pag gagawin natin tag-ulan ang kanilang bakasyon, hindi sila makakalabas, makukulong sa bahay lang yan. Kaya yan naman yung tinatawag na nating social reason, kaya ginawa yan ng summer, no? Kaya tayo may summer break at nakakabakasyon ng pamilya. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, karaniwan mang umuulan at bumabagyo sa Hunyo at Hulyo, may extra na 40 days ang school calendar para sa mga school suspensions. May tinatawag po tayong number of minimum school days, no? Usually yan po ay 180 days, no? At yung ating school calendar ay nakapeg po siya sa 220 school calendar days. Ibig sabihin po may 40 days po talaga na naka-buffer siya. No? Karamihan sa mga magulang at estudyanteng nakausap namin, pabor na ibalik sa Hunyo ang simula ng klase. Tag-init masyado. Tapos lalakad yung mga bata, sobrang init. Dati kasi hindi naman ganun. Pag summer na, nasa loob lang ng bahay sila. Pag summer, lalo mainit. Ang mga estudyante, nagkakasakit. Kahit kakainom ko lang po ng tubig, ano po, namauuhaw ka po ulit. Kahit may electric fan po, mainit pa rin po. Pag-aaralan daw ng Department of Education ang panukalang ibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Pero sa ngayon, wala pang ganyang plano. Pinapayagan naman daw ang mga school head na mag-suspend ng in-person classes at gawing blended learning sakaling hirap na ang mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 Oras. Pati sikmura at bulsa ng mga mamimili, apektado na ng init. Hirap na raw kasi ang ilang manukan at may mga namamatay pang alaga. Kaya pati presyo at supply ng karneng manok, damay.
ang tungkol ng gobyerno, tinutukan ni Bernadette Reyes. Leeg, paa at iba pang mas murang parte ng manok ang binibili ni Babes. Ngayong umabot na sa mahigit 200 pesos ang kilo ng manok sa Muñoz Market sa Quezon City. 20 pesos daw ang iminahal ayon sa ilang nagtitinda. Picho po, mas mura yung picho kaysa legs, pakpak. Mas mahal pa rin po yung pakpak, kaya picho na lang. Ang huli doon nila sa mga poultry, ganun din. Tumataas din. Kaya medyo mataas din ang bigay sa amin. Sabi daw po, mainit, namamatay po yung mga sisiw. Nangyayari na yan sa Santiago Isabela. Sa manuka ni Rolly Marayag halimbawa, hanggang 30 manok ang namamatay kada araw. Makakaibla talaga pagka sobrang init. Nilalagyan mo ng electric pan para hindi siya medyo makansila, medyo malamigan. Ngayon ay sa bandang tanghali, napakainit hanggang alas 2, alas 3. Bagamat sa gabi hanggang madaling araw, medyo lumalamig pa rin. Magiging hamon yan pagdating ng Mayo, dire-diretso na yan ang init. Pero dagdag lang daw yung problema ng kumukonting supply at mataas na gastos sa produksyon na noong nakaraang buwan pa nangyayari. Kaya sumipa sa 112 pesos kada kilo ang chicken farm gate price ngayong Marso. Hanggang ngayon naman, mahal pa rin yung presyo ng patoka. Kumpiyansa naman ng Department of Agriculture na kayang tugunan ng industriya ang epekto ng init sa mga manukan. Patuloy rin daw ang pagbibigay ng subsidiya sa mga corn farmers para magmura ang patoka. At bilang tulong naman sa mga mamimili, mag-aalok na rin na mas murang karne ng manok pati baboy pero limitado sa mga Kadiwa store lang. Pag diretso sa atin mga producers, direkto Kadiwa, mas mababa siya. Rather than yung ibenta, pag-retail, magbabayad sila ng kanilang logistics, including po yung kanilang po mga pwesto. We have enough supply of frozen goods, no? For the pork and for the chicken. Para sa GMA Integrated News, Renadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Plano ng mga kaanak ng tatlong inaresto sa sugar mill ng mga Teves na magreklamo sa Commission on Human Rights. Kaugnay po yan sa panggigipit umano ng CIDG para raw idawit nila ang mga Teves sa mga nakuhang armas sa loob ng compound. Pinabulaan na naman yan ng mga otoridad at nakatutok si Salima Refrang. Ginigipit na raw habang nasa kamay ng CIDG ang tatlong naaresto sa raid sa sugar mill ng mga Teves sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon yan sa abogado ng mga naaresto. Pinipressure sila na aminin na ang mga armas, alleged firearms na narecover during the raid last time, ang nag-utos daw na magbaon noon ay si Congressman Teves as well as yung kapatid niya na si Governor Prime. To file several malicious cases against them kung hindi makipag-cooperate. Dahil dyan, planong magreklamo sa Commission on Human Rights ang mga kaanak na mga inarestong sina Nigel Electona, Jason Timtim at Yonilo Mayugma Jr. laban sa CIDG. May panawagan din sa Interior Secretary ang kampo ni Teves. Under niyo po ang mga kapulisan. Pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Oo. Because justice has to be administered with an even hand and a fair eye to all concerned. Ayon naman sa PNP, tinatanggi ng CIDG ang alegasyon ng tatlong arestado. Sasagutin raw ang mga ito sa tamang foro. Naghain din ng CIDG ng dagdag na ebidensya sa pagpapatuloy sa preliminary investigation laban kina Congressman Arnie Teves at Jose Guimarangan para sa reklamong illegal possession of firearms, ammunitions, and explosives. Pinag-aaralan pa ng kampo ni Arnie Teves kung sasagutin niyan sa isang counter-affidavit. Kaugnay naman sa alegasyon ng byuda ni Governor Roel De Gamo na ang magkapatid na Teves ang utak sa pagpatay sa gobernador at prenesyohan na ang bawat ulo ng mga De Gamo. Anong pruweba niya? Hindi naman po excuse yung ikaw ay bereaved, ikaw ay nagluluksa, na ikaw ay gagawa ng mga irresponsible statement. Pumirma naman ang waiver ng confidentiality si dating Governor Pride Henry Teves para masilip ng mga otoridad ang kanyang bank accounts at phone records. Bukas din daw ang board ng kanilang kumpanya na HDJ Ventures na magpasa ng resolusyon para buksan rin ang kanilang mga libro at ipakausap ang kanilang mga tauhan. Para raw ito makatulong sa investigasyon sa pagpatay kay Governor De Gamo. Ito lang masasabi ko.
I can look any one of their family straight in the eye. My conscience is clear. I have nothing to hide. That's why I'm opening everything up. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Bago sa West Philippine Sea naman, kung dati maraming kwento ng mga Pinoy na itinataboy ng mga Chino, ngayon, may Chinese militia raw na naitaboy naman ng ating Navy at Coast Guard. Isang mangisda ang nakasaksi diyan at nakausap siya ni Chino Gaston. Hetong kanyang pagtutok, exclusive! Sa kabila ng paglapit daw sa kanila ng isang Chinese militia ship, Martes ng gabi, naglakas loob pa rin mangisdang muli sa Pag-asa Island ng grupo ni Larry Hugo. Ganun na lang ang tuwa nila nang mapaalis daw ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang mga Chino. Tinatabuhin ng Navy, naka-putdorb natin yung barko ng Chinese. O, nilapitan nila. Inikot-ikotan ang barko natin. Tapos umalis na lang. Sumirit na rin yung barko kasi dalawang barko natin. Masaya na rin po yung mga mangingisda dito kasi pinapakita ng ating mga operatiba na nagbabantay sila. Kinukumpirma pa ng Philippine Coast Guard kung ano ang totoong nangyari. Ilang beses nang naging laman ng diplomatic protest laban sa China ang swarming o paglapit ng maraming Chinese fishing militia ships sa mga isla at bahurang inuukupa ng Pilipinas kabilang na ang Pag-asa. Noong nakaraang linggo, sinimulan ang bilateral talks ng Pilipinas at China para pag-usapan ng takbo ng kalakalan, maritime security at iba pang mga issue. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Handa na raw ang Transportation Department sa inaasahang pagdagsa ng milyong-milyong pasahero sa mga paliparan, istasyon ng bus at mga pantalan ngayong Semana Santa. Sa Nahia at Clark Airport, kabilang sa paghahanda ang pagdadagdag ng mga immigration officer na magpoproseso ng mga pasaherong palabas ng bansa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa susunod na linggo pa ang Holy Week pero ngayon pa lamang sa Terminal 3, tila na ang mga bumabiyahe sa security screening. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, 1.2 milyong pasahero ang inaasahan nilang bumiyahe para sa Holy Week simula sa Sabado. Wala pang Holy Week ay ganito na yung pila dito sa screening ng mga domestic na mga biyahe. Ayon sa MIA ay magdadagdag yung OTS na mga tao para maiwasan yung karaniwan ay ganito na nangyayari kapag marami yung bumabiyahe, lalo na pag mga peak season katulad ng Semana Santa. Magdadagdag din daw ang Bureau of Immigration ng 155 na immigration officers sa apat na terminal ng Ninoy Aquino International Airport at Clark. Yung immigration po natin, ililipat po natin sa likod, so we'll have more space. No? Yung screening, security screening ng domestic tsaka security screening ng international, iko-combine natin yan. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 milyong pasahero ang inaasahan sa iba pang airports sa bansa. Kailangan agahan nila yung check-in, ano, mga 2 to 3 hours before the flight, nandiyan na sila para hindi sila may inconveniente. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, 1.2 milyon na mga pasahero ang inaasahan mula March 31 hanggang April 10. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, handa ang DOTR para sa mga biyahe sa mga paliparan, pantalan at kalsada ngayong Semana Santa. Yung seaports, naghahanda rin ng Philippine Ports Authority, no? Lalong-lalo na doon sa ating mga malalaking passenger terminals. No? Suspendido naman ang biyahe ng mga tren ng Philippine National Railways o PNR mula April 6, Huwebes Santo hanggang Pasko ng Pagkabuhay sa Linggo, April 9. Isasabay na rin dito ang maintenance ng mga tren. Suspendido rin ang operasyon ng LRT1 at LRT2 at MRT sa Holy Week at balik operasyon na mga ito sa April 10. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isa sa bawat 3 batang edad 1 hanggang 5 taon ang malnourished dito po sa ating bansa, ayon yan sa World Health Organization na WHO. Kaya naman upang tugunan yan, inilunsad ang Philippine Multisectoral Nutrition Project na inaasahang pakikinabangan ng humigit kumulang 1 milyong bata. Nakatutok si Ian Cruz.
Problema sa malnutrisyon ng mga bata ang isa sa mga naistugunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng kanyang panunungkulan. Ilang dekada na itong kinakaharap ng bansa at base sa datos ng World Health Organization, 33% o isa sa bawat tatlong bata edad 1 hanggang 5 taon ang malnourished. Ang malnutrisyon nauuwi sa stunted growth o pagkabansot. Kaya naman inilunsad ang Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP na layong pakilusin ang buong gobyerno at mga partner nito para mabigyang solusyon ng problema. Malnutrition is in turn linked to long-term adverse developmental impacts, taking its toll on our people's learning ability, academic performance, all the way to productivity and employment opportunities. And it also carries with it hereditary implications. If you are stunted, it is not just because you are just short. Meron kang kaakibat na ibang health issues. You are very vulnerable and at risk of complications from illnesses. Kulang 1 milyong batang bansot ang inasahang makikinabang sa proyekto na residente ng mahigit 200 munisipalidad sa buong bansa. Inaasahang makikinabang din ang mga ina ng tahanan doon, lalo na ang mga nagbubuntis. Liban sa NCR, CAR at Regions 1 and 2, ipapatupad ang proyekto sa 13 rehiyon sa bansa. Sabi ng Pangulo, dapat maipatupad ng maigi ng mga LGU ang proyekto para tumagos hanggang sa barangay level ang implementasyon ng programa. Magkakaiba raw ang paraan na gagawin para sa implementasyon ng proyekto sa iba't ibang munisipalidad sa buong bansa. Meron tayong modality kung saan yung regional offices ng DSWD ang nagpo-procure ng raw materials ng mga pagkain at ipinapasa sa mga daycare centers para sila magluto. Meron rin tayong modality yung Nutriban. Yan ay isa sa mga quick meals na ginagawa natin. Kasama rin sa programa ang pagpapaintindi sa mga pamilya ng tamang diet at tamang practices para maibsan at hindi pabalik-balik sa bawat henerasyon ang problema ng malnutrisyon. Hinikayat din ng Chief Executive ang Kongreso na gumawa ng batas na babalangkas ng mga pulisiya upang labanan ng malnutrisyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, sa ngayon ay walang namamataang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, inaasahan yan hanggang sa susunod na linggo o Semana Santa. Pero posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na mag-monitor. Magpapatuloy ang mainit at maalinsang ang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa easterlies. Ngayong araw, nakapagtala ng 42 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, alas 2 ng hapon. Sa heat index forecast naman ng Metro Weather para bukas, posibleng pinakamataas ulit sa Dagupan na aabot sa 41 degrees Celsius. 39 hanggang 40 degrees Celsius sa Catbalogan, Western Samar, Cotabato City, Tagbilaran, Bohol, Borongan, Eastern Samar at Zamboanga City. Bukod sa init, maging I am ready rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar. Gaya sa Cordillera, Ilocos Region, Pangasinan at ilang bahagi ng Mimaropa, may malalakas na ulan po sa Palawan. Sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan pero magbit-bit na rin ng payong araw-araw bilang parangga sa matinding init. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas maghapon bukas. Mas maraming lugar naman ang uulanin sa Mindanao, lalo po sa hapon. May heavy to intense rain sa Cotabato, Lanao del Sur at ilang bahagi ng Davao Region. Chika in a minute! Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happening. Pilay Fever continues dahil featured na rin sila sa isang artwork na gawa sa palay. Tampok yan sa future rice farm ng Philippine Rice Research Institute sa Nueva Ecija. Nalikha ng nasa 50 katao kabilang ang ilang estudyante. Ginamitan daw yan ng green at purple leaf rice variety para mahulma ang mukha ni na Barbie Fortesa at David Licaupo. Na-goal na ma-capture ang nationalism ng hit kapuso serye na connected sa hindi pagsasayang ng kanin at bigas. Are you ready na maki-like crazy dance challenge? Si BTS member Suga, game na sinayaw ang track na bahagi ng first solo album ng kanyang Curve BTS member na si Jimin. May dance cover din sila ni J-Hope na talaga namang kinagiliwan ng ARMY. A trip down memory lane naman ang reunion ni kapuso fashion icon Heart Evangelista kasamang ilan sa kanyang showbiz friends. Kabilang sina Bea Alonzo, John Lloyd Cruz at Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan o Mr. M.
Hindi sinabi ni Hart ang reason behind the reunion. Umaapela na ng tulong ang mga mangisda sa Verde Island na hindi makapalaot dahil sa oil spill na idinulot ng lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Panawagan ng isang grupo, may kasunduan naman pero kulang sa pangil ang pangangalaga sa itinuturing na Center of Marine Biodiversity ng mundo. Diyan naman tumutok si Cedric Castillo. Isang buwan mula nang mabulabog ang kabuhayan ng mga taga-Oriental Mindoro dahil sa pagtagas ng langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Gumugulong na ang claims caravan para maabutan ng danyos ang mga apektado ng oil spill. Pero tanong ng mga taga-Verde Island sa Batangas na apektado na rin ng oil spill, paano naman daw sila? May ayuda naman pong binibigay na konti. Noodles, may bigas din po. Dilata, boundary ng mga 700, araw-araw, yung pong nawawala. Wala pong kwenta yung relief. Ang mahalaga yung kakainin at gamot. Sinusubukan paraming kunan ng pahayag ang Batangas City LGU na nakakasakop sa isla. Wala pa rin tugon ang kumpanyang RDC Railed Marine Services na siyang may-ari ng lumubog na barko. Nauna nang sinabi ng BIFAR na bagaman low contamination ang nakita sa mga sample ng isda, para makatiyak, ipinagbawal na muna ang pangingisda sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung hanggang kailan tatagal ang temporary fishing ban. Ayon sa grupong Philippine Movement for Climate Justice, 1997 pa may Memorandum of Agreement para pangalagaan ng mga ahensya ng gobyerno at mga lalawigang nakapalibot ang Verde Island Passage na kinikilalang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo. Yun nga lang, wala raw pangil ang MOA. Dapat mas maging komprehensibo yung MOA na yan. Very ironic, kinikilala natin na sa buong mundo na ito yung pinakasentro ng sentro, pero wala po tayong batas na nagpapatibay sa proteksyong ito. Samantala, tutulong na rin ang US Navy sa cleanup operations ng oil spill. Ayon sa Philippine Coast Guard, magpapadala ang US ng mga equipment, kabilang na ang isang remotely operated vehicle o ROV. Para sa GMA Integrated News, ako si Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. Kung kayo mga kapuso, init na, paano kaya ang mga nagtatrabaho habang nakabilad sa init ng araw? Kaya mga tauhan ng MMDA na ganyan ang duty, magkakaroon ng heat stroke break at water break. Nakatutok si Mark Salazar. Tuwing naka-duty habang tirik ang araw, nakakaubos daw ng isa't kalahating litro ng tubig ang traffic enforcer na si R.D. Lanera. Dahil 47 na, natatakot din siyang hindi kayanin ang sobrang init o makaranas ng heat exhaustion. Siyempre, kailangan. Matanda na eh. Kasi pag nararamdaman ko, tatabi talaga ako. Kasi mararamdaman, tatas yung iinit yung katawan mo eh. Kailangan, medyo tabi-tabi ka din. Ang kasamahan niyang si Ronnie na stroke na raw habang naka-duty. Bagamat hindi malinaw kung dahil sa init, nag-iingat siya dahil hindi raw biro ang heat index o damang init ngayon. Nung na-stroke ko, nasa ano naman ako? Sa opisina naman ako. Kulang na sa therapy yun. Eh, ba't di ka nagpapaterap eh? Wala eh, kulang budget eh. Si Jenny Lynn nga na 27 years old lang at 2 taon pa lang na traffic enforcer, iniinda na ang epekto sa kalusugan ng babad sa initan. Nagiging acidic po kami. Sobrang init po. Lalo po pag 2 p.m. to 4, yun po. Yun po kasi yung talagang tingkad ng init dito. Bilang tao ng solusyon, muling ipatutupad ng MMDA ang heat stroke break at water break para protektahan ang mga enforcer at street sweepers sa matinding init. Simula po April 1 o Sabado hanggang May 31, laban po sa exhaustion, heat stroke at heat cramps dahil po sa severe heat waves ngayon. Lahat ng shift na tatama bago magtanghali ay may tig 30 minutes na pahinga sa lilim mula 10 a.m. hanggang 12 noon. Ang mga shift naman na sasakto pahapon ay may tig 30 minutes din mula 2:30 p.m. to 4 p.m. May additional 15-minute break time rin sila, sir, kung sakali umabot ang heat discomfort index na 40 degrees Celsius and above. Malaking tulong ito, sabi ng mga nakausap naming enforcers. Pero sana raw tingnan din kung paano magagawang presko ang uniform nila.
Dati meron naman dating ano yung summer uniform, nasa EDSA kami may short eh. Ano yun? Yung naka-short lang tapos naka-rubber. Dati yung sa EDSA, yung in-implement naman yung summer look. Parang sa police yung naka-short. Hindi kasama ang summer uniform sa memorandum circular ng MMDA tungkol sa heat stroke break. Pero naniniwala ang MMDA na presko naman daw ang uniform ng mga enforcer nila sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi pa man pinapangalanan ang apat na bagong EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas, harapang inalmahan na raw yan ng China sa isang pulong. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ibinahagi rin ng kalihim ang iba pang natalakay na issue sa China. At kabilang dyan, ang hindi pagtanggap ng Pilipinas sa paliwanag ng China sa panunutok nila ng laser sa barko ng Philippine Coast Guard. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa susunod na linggo na makakaharap ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, si U.S. Secretary of State Anthony Blinken at iba pang opisyal ng Amerika. Dito, inaasahang maisasapinal ang apat na karagdagang pasilidad na gagamitin sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito yung kasunduan kung saan pinapayagan ng Pilipinas na gamitin ng Amerika ang mga base militar nito. What are the things that needs to be ironed out, specifically about the additional EDCA sites? We're still completing the procedures for the adoption of those additional sites. And so once these procedures are adopted, then you could expect that there would be some announcements made to this effect. Pero kwento ni Manalo, ang mga dagdag na mga EDCA sites, inalmahan ng China nang magkaharap ang mga opisyal ng dalawang bansa sa ginawang BCM o Bilateral Consultation Mechanism. Ang sabi daw ng China, nilalagay ng Amerika sa panganib ang Pilipinas at pangsariling interest lang ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pat nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Ang sagot daw ng ating gobyerno sa China. Of course, you note what they say, but as I said, these are undertaken for our own bilateral concerns. And not because of any extra-regional issue. And we have made that point. Ibinahagi rin ni Manalo sa nasabing pulong, hindi tinanggap ng Pilipinas ang paliwanag ng China kaugnay sa insidente ng panunutok ng military-grade laser ng China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. I think they gave a reply along the lines saying that it was not intentional and that they were basically trying, if I recall, trying to guide us, providing a light or something. We took it, but we still maintain our position on the laser incident that it was really meant to harass us. Muli naman daw iginiit ng China na hindi nila kinikilala ang UN arbitral ruling na nagsasabing illegal at walang basihan ang pag-aangkin nila sa West Philippine Sea. Pero kahit walang pagbabago sa mga ikinikilos ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng mga protesta ng Pilipinas, sinabi ni Manalo na patuloy lang daw maghahain ng reklamo ang ating gobyerno laban sa China. Ngayon, inaantay na lang daw ng DFA ang rekomendasyon ng National Task Force on the West Philippine Sea kung maghahain na ba ng note verbal o diplomatic protest kaugnay naman sa mga namataang Chinese militia vessels nitong February 21. Sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila nito, sabi ni Manalo, sisimulan na rin daw ang muling pagbubukas ng usapan kaugnay sa posibleng joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China. In any negotiation we undertake on oil and gas, the Philippine position has always been that we will be guided by the constitutional requirements. And that's how we will proceed in the next round. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Thankful si Arabella star Camille Prats matapos maibalik ang kanyang nawalang cellphone nang umattend siya sa concert ng Korean pop group na Blackpink. Ang detalye alamin sa report ni Katatibayan.
answered prayer daw ang nangyari nang ma-retrieve ni Arabella Star Camille Prats ang kanyang nawawalang cellphone this week. Nawala ang cellphone ni Camille habang sa concert siya ng sikat na K-pop girl group na Blackpink. Yung backpack ko, nilagay ko na siya sa harap ko and then Nala in front of me. So along the line, ganyan, kakagamit ko lang, binalik, lumakad, tapos kukunin ko ulit, papasok na ako ng CR, Mars wala na yung cellphone. Pinawisan talaga ako ng malamig. Buti na lang daw ay dala niya ang kanyang spare phone at agad siyang tumawag sa kanyang asawa na si Vijay Yambao. Laking pasasalamat pa ni Camille na may naka-install na tracker sa kanyang cellphone. Sinundan ng asawa ko at ng anak ko yung cellphone. As in, para silang mga detectives na sunod ng sunod kung saan tumatalon yung location ng phone. They kept following it until it ended in a house. Pumunta kami sa bahay, nang kinatok namin sila. Tinanong, sinabi namin na wala po yung cellphone ko. Pinakita ko yung laptop ko, dito po siya natatrack sa area na to. Baka po may nakapulot po sa inyo. Sa tulong din ng mga pulis, naibalik din ang cellphone ni Camille. Pagklaro ni Camille, wala siyang inaakusahan. The whole time, nagdadasal lang sila sa Panginoon. Yung dasal namin talaga, Mars, is that everything will be done peacefully. Yung walang gulo, walang aberya, walang away, walang harsh anything, alam mo yun, walang puwersa. Susubukan lang. Kung hindi makukuha, hindi ibibigay, tatanggapin. Ganun yung level of ano namin ni Vijay na just really very hopeful and positive. Tapos, kaya Mars, siguro, ang ganun din kasarap yung pakiramdam kasi yung mga police, they were very helpful and they were also very polite. Ano ang learning experience mo, Camille, after this whole incident? Mag-ingat lang talaga. Sabi nga ng asawa ko, don't ever put your phone in a bag where you can't feel it. Put it somewhere close to your body para kung sakali man, alam mong kinuha sa'yo, mararamdaman mo. So, yun din ang lesson na natutunan ko. Nagbigay din ng wise tip si Camille kung ano ba ang dapat gawin kung sakaling mawala ang iyong telepono. Napaka-importante yung feature na ganun, yung tracker. So ako, I made sure kasi na inon ko talaga yun dati pa. Tapos lahat talaga ng gadgets ko nakalista doon at natatrack sila. So number one is please do that. Erase data, Mars. That's really very important. Una was dahil nga natatrack siya, na-mark as lost siya. The moment you click that, the phone will lock. And yung maganda sa cellphone na yun, Mars, is you cannot unlock it. There's no way to jailbreak that. Hindi pa kayang ma-jailbreak for now. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga chika ko this Wednesday night. Ako po si Iya Adeliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.